Hey guys! Sa video ito ay share ko po sa inyo ang aking naging karanasan sa pagkuha ko ng aking teen ID. So, bago ang lahat, saan po ba ginagamit ang teen ID? Marami pong gamit. Ito po ay either for business, for employment, for any government transactions, or kapag kabibili po kayo ng mga properties. Like bahay at lupa, so kailangan nyo po yun. 15 years ago po ay nagtrabaho po ako sa Robinson's Department Store as sales clerk. At syempre requirements po ay magkaroon ng teen number. So, dahil sa Mandaluyong po ako nakatira nung time na yon, ay doon po ako kumuha ng aking teen number sa BIR Mandaluyong po. And then, lately po ay kinailangan ko ulit kumuha dahil wala po akong teen ID. Hindi po ako nirelisan ng teen ID noon sa pag-apply ko. At ngayon po ay kailangan ko. So, ang nangyari ay nakalimutan ko na po ang aking teen number at nakalimutan ko na rin po kung saan ko nailagay yung mga papers ko na pinilapan ko noong time na yon. So, pumunta po ako dito sa BIR Kainta para i-verify kung meron nga talaga akong records or ano. So, pumunta po ako doon and nag-inquire ako about sa teen number ko. So, nandun pa naman po. So, ang BIR po pala, ang teen number pala, ay for a lifetime na yan. So, once lang tayo pwedeng kumuha ng teen number. So, halimbawa, kapag nakalimutan mo yung teen ID, yung number mo, so, pumunta ka lang sa malapit na BIR at itanong mo doon kung ano yung teen number mo. So, ayan. So, gusto ko sanang kumuha ng teen ID dito sa Kainta dahil nandito na ako nakatira ngayon. So, hindi pala pwede yun. Dapat pala, kung saan ka kumuha dati, yung first time na kumuha ka, na nag-register ka, na nag-apply ka, kailangan dun ka rin kumuha ng ID. So, from Kainta, pumunta po ako ng Mandaluyong para dun po mag-verify ng aking teen ID. So, ayun. Pagdating ko po dun sa Mandaluyong, ay pinapasok naman ako ng guard at binigyan ako ng form 1905 para dun po sa application ng teen ID. So, ito na po siya. Nakuha ko na po siya kaagad-agad. So, madali lang po pala ang kumuha noon. Wala na po akong binayaran. At napaka-easy lang. So, ayun. Tinilapan ko yung aking 1905 na form. And then, nandito po sa screen. Sa pagpasa po ng 1905 na form, kailangan merong naka-attach doon na Xerox copy ng ID mo at yung valid ID mo. And then, papasa mo na sa kanila. And then, mag-antay ka lang ng ilang minutes. Ibibigay na nila sa'yo yung ID mo kasama yung binigay mo na ID mong dala na pinasa sa kanila. So, ayun. Ito na po siya. So, pagbigay po nila ay wala pa po itong picture. So, ikaw po yung magpo-provide ng picture mo. Ayan, one by one po. And then, pipirmahan mo po sa ilalim. Ayan, pipirmahan mo po dyan. At ipalaminate. Ikaw rin yung magpapalaminate. Ayan. So, dito po sa ID, nakalagay po ang iyong pangalan. Bali, complete name to. And then, yung teen number. And then, yung address mo. Kung saan ka ngayon. Siyempre, yung address mo kung nasaan ka ngayon. And then, yung birth date and issue date. Ayan. So, yung wala pong expiration date yung ating teen ID. Ayan. For lifetime na po siya. So, ayun po mga babes. Ganun lang po kabilis ang kumuha ng teen ID. At next video po natin ay kung paano po kumuha ng NBI clearance. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Paalam!